ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo. Dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang. Yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Good morning! Maganda umaga po ng Biyernes sa inyong lahat at welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Dito lamang po napapakinggan sa impilang DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz sa inyong talapitan. At syempre sa aming sister station sa FM band, ang DWBR. Programa po ito ay hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ako po si Tess Ramirez. At ako po si Marella Castro. Hi Marels. Good morning. Morning, Miss Tess. Kumusta na? Miss you. Oh, din. Mama, chup-chup. Magandang umaga rin sa lahat ng ating kaagapay dito sa istasyon. Kay Miss Marjorie Posas. Good morning, Marge. At sa technical side kay Engineer Rene Itable. At si Jun Paladan. Welcome po sa aming unang episode ngayong Disyembre. Ayan ng Pasko. Feel na feel nyo na ba, Miss Tess? Feel na ang lamig ng simoy ng hangin at nadadagdagan pa yan ng lamig ng bagyong Ruby. Pero diba? Excited na kayo mag-gift shopping. Kailangan prepared tayo sa ating mga pamimigay ngayong Pasko. So, look no further dahil tutulungan namin kayo. Simulan na natin sa ating mga panauhin na tsak magpapadali ng inyong paghahanap. Mm-hmm. Talagang hindi tayo pahihirapan ha. Mapapabilis ang paghahanap. In the mood. In the mood. Masulyap-sulyap. At ano ba ang ating masusulyapan, Marella? Naku, napakarami. Alam nyo ba yung Zalora? Siguro siya, yung iba very popular doon. Brand para sa mga fashionista. Ang dami na lang ino-offer para sa online buyers natin. Kasi diba, ang online ngayon, convenient. Hindi mo na kailangan makapagsiksikan sa mall. Correct. So, for more details on Zalora, let us welcome into the program Ms. Antoinette Cano, the Chief Finance Officer of Zalora. Welcome to the program. Ms. Antoinette, good morning. Ms. Antoinette. Try natin ulit. Baka bumalik sa tulog. Ay, mga cosmetics ngayon, mahal na rin ah, Marels. Ay, oo, tama yan. Kaya mas makakatipid pa minsan kung online kasi wala ka ng pamasahe. Although, meron kang delivery charge minsan. Mm. Pero wini-waive nila yon up to a certain amount of purchase. For example, bumili ka ng nasa over 1,000, pwedeng libre na yung delivery mo. So para, di ba? Makakamenos. Mm-hmm. Tsaka sa bagay, ngayon namang December, maraming sale. Oo. Diba? Pero maging matalino rin sa pagpili ng mga produktong bibilin. Kahit sale pa yan. Kasi minsan mapapalugi ka rin eh. Oo. Kala mo mura yung pala mahal na pag pinagsama-sama. Nagpupunta ka sa iba't ibang mall tapos hindi mo mahanap-hanap yung hinahanap mo. At yung gastos ng pamasahe. Pagod ka pa. Mm-mm. Okay, nasa linya na si Ms. Antoinette Cano, Chief Finance Officer ng Zalora. Hi Ms. Antoinette, good morning. Good morning. This is Tess, kasama si Ms. Marella. Welcome to the program. Hello. Good morning, Tess and Mar. Marella po. Marella, yes, Marella. Good morning. So, napaka-popular na ng Zalora sa mga fashionista. Sa Pilipinas ba nagsimula to? Actually, nagsimula ito sa 6 na bansa sa Asia. So, meron ito sa Singapore, sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, at
Philippines. Halos sabay-sabay yan nagsimula noong 2012. Wow, sabay-sabay. Paano niyo naman na-carry yun na ano, one for all for one? Oh, kasi yung aming mga investors, nakita talaga yung need para sa isang maganda na kakaibang e-commerce site na magkikater sa taste ng mga Asians. Mm-mm. So it's really a global brand. Oo, global brand talaga ito. In fact, part kami ng isang global fashion group. Mm-mm. Tapos yung pangalan pang Zalora, ano po, may ano ba yan? Parang may meaning ba behind it? Or how did you come up with it? Actually, maraming nagtatanong kung saan daw galing yung pangalang Zalora. Pero, pero it was only coined na maging unique name siya. And yet at the same time, meron kang name recall para at maganda rin ang dating ng word. Kaya pinili yung Zalora. Kasi very kakaiba classy. Kasi talaga. Ayun. Ano po yung kaibahan ninyo dun sa mga nagbebenta ng iba pang mga cosmetic products? At yung, kayo po ba may mga personal stylist din kapag dyan po nag-shop? Actually, yung aming regional office, may mga sarili kami mga designers, mga stylists. So, then yung nag-curate ng mga products na binibenta namin sa website. Mm-hmm. Medyo na kaibahan namin sa ibang mga e-commerce site, eh, yung kapasidad namin na mag-offer ng isang klaseng para ng pagbabayad. Mm-hmm. Kasi alam mo yung mga Pilipino, titil bang mga karamihan ng mga e-commerce sites ngayon, credit card lang ang tinatanggap nila mode of payment. Mm-hmm. Pero yung mga Pilipino ngayon, especially mga shoppers, masyado tayong maingat pa sa paggamit ng credit card. Oo nga. Medyo so, ako nga meron akong slight ano fear to use my credit card. Kahit ako din. Totoo yan. Totoo yan sa mga Pilipino. Bakit po kaya ganun? Anong meron sa kultura natin na may ganong pag-iingat o kaya may aversion sa paggamit? Oo, alam mo talaga by nature, maingat tayo mga Pilipino sa pagbigay ng ating mga personal details. Eh. Diba? Kahit nga sa telepono, hindi natin basta-basta binibigay yung mga personal details. Hindi ba? Eh, bakit sa bus, ang daming na, ano, numbers na ano, textmate. Sinasa publiko yung mga personal numbers. Oo, kasi nga alam natin na minsan saan-saan napupunta yung mga detalye natin. Kaya ang kagandahan dito sa Zalora, tumatanggap kami ng COD. Cash on delivery. Oo, cash on delivery. So, matatanggap mo ng item. At yung iba kasi ngayon, kasi yung e-shopping, no? Yung iba, medyo maingat din kasi hindi nila alam kung scam lang yung nabibila nila. Baka mamaya nagbayad sila ng credit card, wala naman silang marireceive na product, di ba? O kaya manakaw pa yung details ng credit card nila. Oo, at manakaw pa yung details ng credit card mo. So, kami dito, tinatanggap namin yung gusto mo, magbayad ka lang. Cash lang talaga. Oo, yung item mo. So, sa cash on delivery po ba, kunyari, na-receive mo na yung produkto, tapos, di ba, pag isa sa mga fears din ng mga Pilipino sa online buying, hindi mo siya na-fit, hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nakahawakan, tapos, biglang, minsan, sa mga eBay or something like that, iba yung nakikita mo online sa screen dun sa actual product. So, ibig ba sabihin nun, kapag kunyari, iba yung pagkaka, ano ba to, iba yung sabihin nating sukat, sa site, yung nakita mo in person, pwede kang hindi mo ituloy yung purchase. Oh, ang kagandahan nito, meron kaming 30-day na free return policy. Mm-mm. Ibig sabihin nun, kung nakita mo yung produkto at hindi mo siya nagustuhan, pwede mo siyang ibalik basta hindi mo pa siya nagagamit. Pwede mo siyang ibalik kahit na ano pa yung reason mo. Mm-mm. Kahit sabi mo hindi siya kasha o kahit sabi mo lang na hindi mo nagustuhan, pwede mo siyang ibalik tapos libre lang itong pagbabalik ng mga item. Okay yun, mistress. Safe naman yung feeling ko doon. Oo. Pero ma'am, maraming nakikinig sa atin, hindi pa marunong online shop, yung online shopping. Paano ho ba ito, yung proseso? Sige ma'am, pakituruan niyo po. Oo, madali lang ito. So kung meron kang access sa internet, no? Pumunta ka lang sa www.zalora.com.ph. Mm-hmm. Tapos mag-a-appear na yung aming website doon. So makikita mo
may mga produkto, kung gusto mo ng pangbabae or panglalaki, i-click mo lang yung nakalagay men or women. Tapos kung gusto mo ng mga damit, may mga drop down choices. Oo. So pipili ka kung anong gusto mo, tapos makikita mo na yung mga pictures ng mga produkto namin. Mm-hmm. Tapos pa kung may nagustuhan ka doon, i-click mo lang yung picture na yon, makikita mo yung detalye noon kung ano ba, saan ba siya gawa, kung anong materials ang ginawa niya. At bukod pa doon, meron pa kami yung tinatawag na fit visualizer. Okay. Ano ba yung fit visualizer? Pwede mong ilagay sa aming website yung sukat niyong damit. Ang gagawin mo, kukuha ka lang ng damit mo na dati, lagay mo lang siya sa mesa, sukatin mo siya ng tape measure, yung flat na measurement lang nung actual na damit mo, yung haba, yung kanyang width, tapos i-input mo siya sa aming dun sa website namin, at ikukumpara niya siya dun sa damit na napili mo, kung magkasinlaki ba siya o kung ilan ba yung inches na difference. Para more or less, pwede alam mo yung size na o-orderin mo. Pwede pala yun, ano? And then, yung pagbabayad naman, halimbawa nagustuhan, nag-click na, pag gano'n, nakita mo na yung picture, actually, pwede mo pang tignan yung kung paano ba ang style niya sa likod. At pag, pwede mo siyang i-click para ma-close up siya, makikita mo yung materials niya. Tapos pag talagang nagustuhan mo siya, ilalagay mo siya sa cart mo. Meron kang cart doon, i-click mo na siya para i-add siya sa cart mo. Kung hindi ka pa naman decidido, pwede mong i-click na i-add mo lang muna siya sa iyong wish list. So meron din kami ganung option. Lagay mo muna siya sa wish list mo, tapos pwede mo siyang balikan kapag talagang decidido ka na. Once na ilagay mo na siya sa cart mo, ang susunod na i-click mo naman, yung i-check out mo na siya. Pero bago ka pala makapaglagay sa cart, kapag nabuksan mo na yung website, kailangan mag-register ka muna as a buyer or kung gusto mo nang ready ka nang bumili, kailangan mag-open ka ng account sa Zalora. Tatanungin ka naman niya. Kapag once maglalagay ka na ng account sa yung cart, wala ka pang account, magpapop up ng account registration para mag-register ka muna ng account mo bago ka makapaglagay ng item sa yung cart. Ilang brands po meron ang Zalora ngayon? Kasi ang dami ng, ang laki ng market nyo, Southeast Asia. Oo, tapos di ba meron din kayo sa New Zealand tsaka sa Australia? O, tama yan. Meron din sa Australia. Ang pangalan naman ito ay Iconic. Nag-cater ito sa market ng Australia and New Zealand. Bakit po iniba niyo yung pangalan? Hindi pa ba kayo kontento sa Zalora? Ay, hindi. Actually, halos pagkasabay din kaming nagsimula sa Iconic. Ang kaibahan lang kasi, ang grupo kasi ng mga racket internet companies, tinitignan niya kung ano yung market, sa market siya mag-open. Tapos, kapag tinignan mo rin yung site ng Iconic, medyo may pagkakaiba kasi minamatch mo yan dun sa kultura at sa interior ng paglalagyan mo ng website. Kaya, iba yung site ng Iconic. I see. So, ilang brands po yung meron kayo ngayon? Ilang brands? Mm-mm. Actually, mahigit 1,000 brands. Wow! Nahilo ka naman doon, Miss Tess. Mahigit 1,000. So, kamusta yung inventory nyo doon? Yun nga. Sa ngayon, talagang punong-puno yung aming fulfillment center. Yun ang tawag namin doon sa aming, kung saan na talaga yung aming mga items na binebenta. Kaya naghahanap pa kami ng mas malaki ngayong lugar na paglalagyan. So talagang ang kagandahan talaga nito kumpara sa ibang e-commerce website ay nasa amin yung mga produktong gusto mong bilhin. Hindi kagaya sa ibang e-commerce na kukunin mo pa yung bibilhin doon sa iba't ibang mga tindahan. At ngayon, December na, yung pong mga isinesale na produkto po ba, ay tama po ba yung hinala ng iba na malapit nang ma-expire yan? Kaya, ganun po yung ginagawa? Kami naman, kasi ang karamihan sa may mga expiry dates,
itong mga beauty products, hindi namin yan, kung malapit na siya mag-expire, hindi namin yan ibinebenta sa mga customers. Actually, ito ay minsan ay binabalik namin sa mga suppliers. Dapat naman, Ms. Tess, kasi syempre, kumusta naman yung malapit na yung expiry? Tapos siguro, may delivery time pa yun. Pagdating sa'yo, baka expired na. Oo nga, tama yun. So, mas madali po ba yung marketing for an online business? Kasi diba parang sinasabi nila pag online marketing daw, nakaka-customize ka sa campaign mo sa target market. Pero, ang dami-daming users ng internet. So, paano nyo nagagawa yun? Tama yun. Since online kami, ang marketing din namin ay online. Ang kagandahan kasi nito, ang mga Pilipina talaga ay tech savvy, no? Talaga magaling tayo maging sa paggamit ng mga mobile applications. Mm-hmm. Kaya naman, nakakapag-gawa kami ng mga marketing campaigns na matugma naman sa mga taste ng mga Pilipino. At talaga naman na nakita namin yung success nito. Paano nyo nalalaman kung ito ay hindi random lang na na-visit sa inyong site? Kasi meron din kami mga partner search engine partners, no, na tinatap namin para mabibigyan kami ng mga tamang paraan paano mag-advertise sa internet. Tsaka natatrack ito talaga ng mga companies na to na partners namin. Mm-hmm. At naalala ko noon, Marela, di ba nagkaroon ng paalala yung ano, yung DTI doon sa mga nag-online shopping. Ay, true. Oo. Di ba? Na mag-ingat. At ma'am, meron po ba kayo may iwan na tips doon sa ating mga listeners? Kaugnay po niyan? Oo, yun din. Kailangan talaga kilala mo ang e-commerce site kung saan ka mag-shop. At yun doon ka matatakot sa Zalora kasi kilala na yung aming brand, hindi lang dito sa Pilipinas, but sa buong Asia. At hindi lang sa buong Asia, kundi global pa. Global, may part kami ng global network. Since Zalora ay part ng isang malaking global network. Ayan, so talagang subok na, safe, at hindi lang yan. Talagang ang dami-daming options na magaganda talaga. Hindi ka mawawalan ng gift idea sa Zalora. Thank you so much, Ms. Antoinette Cano. Thank you, ma'am. Thank you very much then, Ms. Mar and Ms. Beth. Marella po. Marella. Yes. Marella. Have a nice day. Ayan po mga kaibigan, ang finance officer o chief finance officer ng Zalora, si Ma'am Antoinette Cano. Nagatid sa atin ng 28 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipong Negosyo. Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Sa PBS! Banta sa bansang Ebola. Kailangan na maiting ng pagbabantay at kooperasyon ng bawat isa para maiwasan ito. Kung may kamag-anak o kakilala nagmula sa bansang Sierra Leone, Liberia at Guinea, kailangan ng 21 araw na quarantine. Ito'y para sa kaligtasan ng lahat. Kung sila'y makakaramdam ng lagnat, panghihina ng katawan, pagdurugo, diarrhea at iba pang sintomas, agad na dalhin sa pinakamalapit na ospital. Nakamamatay ko'y pagpapaliban ng pagkonsulta. Iligtas sa mga mahal sa buhay. Ebola'y pigilan makapasok sa Pilipinas. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, eh sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo ah. Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Pa
Easy to get. We're back. Ako pa rin po si Tess Ramirez. Ako pa rin po si Marlala Castro. Para naman po sa segmentong ito. At sino naman yung ating makakausap, Marlala? Kung yung una nating nakapanayam ay tungkol sa fashion, trends, and style, ngayon naman, mas ano, bababa tayo sa ating roots, closer to, ano, to our culture. Ito ang, yung business nitong next nating makakausap. Meron silang advocacy to reconnect the ano, balikbayans and OFWs to their families here in the Philippines. Tapos, syempre, sanay tayo na nagpapadala tong mga taong to na nasa malayo sa atin ng mga regalo na ano, hindi mawawala yan. Oo. Itong business naman nila, pabaliktad naman. Kasi diba, kapag galing sa ibang bansa, puro imported. Tapos parang, yung sa kanya, parang more of yung mga local products naman, yung ma-reach ng mga balikbayans and OFW. So, diba? Ayos yun, diba? Okay. At kakaiba. So, kausapin na natin ang founder and president of Speed Regalo, si Ms. Rosemarie Rafael. Good morning! Magandang umaga! Ayan po, welcome to the program. Thank you, yes. So, sa Speed Regalo po, ano po yung mga panregalo na mabibili sa inyong online store? Maraming pwedeng pagpilian. We also have grocery baskets at mga pagkain ng mga home entrepreneurs. Hindi lang galing sa Manila, kundi sa iba-ibang probinsya. Mga gadgets na mga hilig ng mga tao na pangregalo, mga bulaklak, merong lechon. Meron tayong mga bulaklak na pangbuhay, pangpatay. So, yes. At talagang, kunyari, na parang gusto mong kumain ng something from Davao, madaling ipadala yon from Davao to Manila. O, diba? Kompleto pala. Wala nang hanapin pa, no? Kompleto pa sa within the Philippines. Yan ang aming parang core competency, yung mga produkto na nandito sa Pilipinas, hindi lang sa Manila. Kasi gusto namin talagang paabot sa mga Pilipino, yung mga produkto na hindi nila makikita right away sa mga malls or sa mga tindahan na pupuntahan nila. Pero may mga Christmas package din ba kayo para ngayong Kapaskuhan? Oh yes, kasi ang mga suppliers namin na iba, nandun na yung kanila mga Christmas packages. Tapos yung mga grocery items, kasi siyempre, di ba, meron tayong mga gift baskets, pang almusal, pang Noche Buena. So, nandun na lahat yun. In fact, pwede rin silang mamili ng mga groceries na pwede ilagay namin sa basket na naka-gift wrap na parang pang-Christmas para pag-deliver mo, eh, Christmas ano na talaga. Agad-agad, naka-pack na. Yes, naka-impacking na siya. Antaray, Miss Tess, oh, diba, hindi lang regalo, pati Noche Buena pwede mo ipa-deliver. Oo nga. At saka yung presyo naman nun, ma'am, paano ba, mahal po ba ng konti yan? Dahil meron ng, di ba, pwede ng irap. Ang presyo namin, kapareho rin ang presyo na makikita mo sa labas, kahit sa groceries. Mm-hmm. Meron lang kaming delivery charge within Metro Manila and any other parts of the Philippines. So, ang delivery charge namin will range also depending on the distance. Kunyari, papuntang... Pero talaga meron nag-o-order sa amin na papunta ng Mindanao. And these are parts in Mindanao na hindi mo makikita talaga right away. But we have the capacity of doing that because our sister company or our mother company is a logistics company. Mm-hmm. Yun yung meron advantage. Kami, yun ang advantage. So, meron na kami talagang deliveries in many parts here domestically. Meron nga dyan magpapa-deliver somewhere near Basilan. Parang ang hirap gawin. Pero oo, kasi kailangan ng security pagpunta doon para lang bumili ng ano mo nabibili sa Basilan. Exactly. Pero ang mga overseas workers natin or overseas Filipinos, I realize that ang kanilang mga pamilya ay nasa mga probinsya talaga. Mm-hmm. Yung talagang hard to reach na area. In fact, I remember there was one time na we had to deliver something na ang mode of transportation namin from, let's say, land to air, and then from air to Carabao. Carabao! Okay nga dyan, mode of transportation na yan. Buti hindi nalaglag yung mga ID-deliver nyo kasi nakasakay kayo sa Carabao. Hindi naman. May cart naman siya. Kaya lang kasi, may mga hard-to-reach na mountain route, na hindi pwede na yung sasakyan.
But these are, yes, syempre hindi naman all the time yon, once in a while. But these are like experiences that we really cannot forget. Mm-hmm. Yun ang dedication, Miss Tess. Oo, Carabao. And yung pinakamalayo po na nagpa-deliver sa inyo, ilang oras naman yun bago nakarating? Usually, pag depende sa produkto, sabihin namin, ang delivery ano namin is 2 to 3 days. Depending on the availability of the product. Pero the delivery itself can take 6 hours. Yun yung pinakamalayo na kasi merong aeroplano. Okay na yan. Yes, oo, 6 hours. Kung baga kung food yan, hindi mapapanis. Diba? Meron kaming food items na hindi pwedeng i-deliver for a period of 6 hours. So medyo hindi ganun kasalan. Sasabihin namin na this type of food cannot be delivered within 6 hours. Kasi minsan merong nag-order ng cheesecake, merong nag-order ng mga perishable. In fact, we sometimes deliver ice cream also. So there's a special handling for ice cream. Ice cream? So, yes. Food handling is very, very critical also. Mm-hmm. So we tell them, this type of product, hindi pwede, hanggang 4 hours lang to. Pero pag lumampas na doon, ibang produkto na lang po i-offer namin sa inyo. Kasi but you also deliver fresh food, right? Like fresh meat and fresh fruit? Yes. Pati meron pangang nag-order sa amin from Japan na pwede, kung gusto niya i-deliver sa kanyang pamilya, chicken. Mm-hmm. Fresh chicken, raw chicken. Fresh. Buhay pa. At saka tika. Pwede ba yun? Buhay pang chicken. Hindi naman. Baka lang. Malay mo. Wishful thinking. Makawala pa yun. Yes. Ang nakakatuwa. Kasi it's like a purpose spending. Kasi ito yung mga produkto na talagang gagamitin ng mga kamag-anak nila. Like, manok para pang brito or manok na parang, you know, yung dito nila na merong bigas, na merong gulay. So, talagang in-order nila yan and then, i-deliver natin. So, natutuwa naman. In fact, there was one time na nag-deliver kami sa isang kamag-anak ng overseas worker from the Middle East. Mm-hmm. And kinuna namin ng picture yung kanyang pamilya na dala-dala yung bulaklak, nandun yung lechon. Kasi, minsan yung pahanda, ginagawa rin namin na, birthday ng anak ko, gusto kong padala ng ng pansit. Ito mga request na to, wala yun sa online namin. Okay. Ng pansit and all that. Papadala namin, tapos pipicture na namin, papadala namin sa kanila. And ang nakakataba ng puso, pag sumagot sila na salamat sa Speed Regalo at naparam ako ang aking pagmamahal sa aking pamilya sa pamamagitan nyo. Ayun. Pasko-pasko yung feeling. Oh, at saka ang daming produkto niyan, ma'am, di ba? Iba't ibang klase. Ano ba yung pinakamabili? Yung mga karaniwang ipinapadala? Ang karaniwang pinapadala ay mga pagkain talaga. Or mga bulaklak. Talaga yung mga Pilipino, mga pagkain eh. No? Bulaklak, kasama rin. Bulaklak, lalo na pag Mother's Day, Valentine's Day, birthdays nila. Ayan, ayun. So kahit mamula sa listahan nyo, talagang you go out of your way to get that product and deliver it. Yes. Wow. Really dedication. And kung ano yung request nila, kung ano yung gusto nilang dedication, yun ilalagay namin. Kaya, ito hindi lang talaga masasabi kong negosyo. Ito parang kasama ka sa kanilang journey sa buhay. Kumbaga, kung ano yung mahalaga sa kanila, kasama kami doon. So, nakakatuwa din. Nakakataba talaga ng puso na alam namin kung ano yung mga kailangan nila, kung ano yung kung minsan ay nalulumbay ang mga Pilipino overseas. Mm-mm. And na para lang makakonect, di ba? Parang there's a connection to their families, then they just send something. Mm-hmm. At para naman po magkaroon sila ng idea kung magkano po ba, kung halimbawa mag-order sila, magkano po ba inaabot yun? Depende sa mga produkto. Kasi meron kami mga produkto na 200 pesos lang, meron 400. So, depende sa produkto. And then, yung delivery rates namin will also vary. It can vary from 200 pesos and above. Mm. Pero yon talagang delivered na doorstep. Yung 200 pesos is within Metro Manila. And then, pag medyo malalayo, then medyo mas malaki na rin yung delivery natin. Okay. Paano nyo po nakahagilap yung mga home-based entrepreneurs na nasabi nyo? Kasi yung mga produkto nyo, hindi basta-basta mahahanap sa mga mall. So, nag-research talaga kami. Naghahanap kami. O kaya kung meron may mga events, ganyan, pupunta rin kami doon para tumingin ng mga produkto. And of course, since we carry their products, we have to make sure that
the products are, di ba, above par and excellent products. Kasi kinikerry namin sila eh. And then we deliver for them. So we're also like, parang an extension of their, ano, of their products. We don't carry our own products. We just carry our suppliers' products. And the main thing that we really do is to connect. Mm-mm. Ang tingin ko talaga doon is we connect and we distribute or we deliver. So we connect these products. Kaya sinabi naming Speed Regalo. Bakit nga ba naging Speed Regalo ang pangalan? Because gusto natin talagang ipadala itong mga regalo sa mga recipients nila. And alam mo, ang kultura ng Pilipino, mahilig silang nagre-regalo, di ba? Pag may visita, may regalo. Tapos, lalo na tayong mga Pilipino na naalala natin yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin. And then, nilagyan namin talaga ng ano, na parang gusto din namin magdala ng mga produkto na magagamit talaga nila. Yung purpose talaga, merong pagkain, of course. And then, syempre, pag naka-receive ka naman ng mga gadgets na magagamit mo rin, like mahilig tayo sa mga, kunyari, electronic gadgets, mga ganun. Ano naman po yung pinaka-unique na product na meron kayo? Actually, ang uniqueness nun is really basically kung ano yung hindi available, let's say, dito sa Metro Manila all the time. Like, let's say, merong mga produkto from Davao na pwede naming dalhin dito para i-deliver sa kanila. Like, tuna. Kunyari, Davao, ang specialization nila eh, yung mga specialty sila, tuna, mga suha, pati yun dinideliver namin. Pag kailangan nila ng suha, then kung magkano yung presyo na makikita mo rin, then i-deliver namin. Kasi sa karamihan din, minsan mabigat magdala ng mga, you know, mga pasalubong from Davao na suha, or yung mga tuna na baka masira pa sila. So yun ang pinapadala rin namin. Meron din kami mga tuna at mga suha from Davao. Meron din kami mga items, mga dried fish na hindi na ibang klase from Cebu or from Bacolod or from Iloilo. So it's really connecting all the islands here in Metro Manila. But we, you know, at this stage, we only do it here in Manila, Metro Manila. Meron nga kami mga request na pwede bang madala rin yan sa Amerika or sa Singapore or sa Hong Kong. Mm-hmm. Pero siguro phase 2 na lang muna. Mm-hmm. Phase 2. Mm-hmm. Abangan nila, di ba? Yes. Soon. And then, madali para sa mga overseas Filipinos, or even the Filipinos here in the Philippines, to pay. Kasi meron din kaming credit card options. Ang credit card options namin, BBO ang gateway namin. And meron pa kaming firewall to make sure na walang mga, alam mo na yon, yung mga scams, or kung may mga fake na mga credit card na madali naming ma-trace at hindi yun ma-approve right away kung talagang scam. Kasi nung nag-uumpisa kami, nangyari na yun sa amin. Paano niyo po na-overcome yun? Well, that's why we coordinated with our gateway to find out how else we can avoid things like that. So, kailangan namin talaga ng parang firewall or gateway na maayos para pag merong mga ganon, eh madali namin ma-identify. Right. Yung lesson pa in order, eh syempre din-deliver namin. Pero yung bahay pa kung saan kami nag-deliver, in-accept naman yung product. Yung product. Yeah. Pero nung babayaran na yung credit card, hindi na, wala na, no? Hindi na valid. So, nung dinobol-check ulit namin, iba na yung nakatira sa bahay. Yung ganun. So, may mga issues yung ganun. But, so we also have bank deposit. Mm-mm. So even the overseas Filipinos can deposit in the banks there and then it's remitted to us kaagad. Tapos o kaya sa mga 7-Eleven. Mm-hmm. Cash. Pero ngayon 7-Eleven kasi 7-Eleven is every kanto. Yes, exactly. So madali lang i-ano yung sa bank ano okay. Sa mga payment ano kasi we want to make it really convenient for everybody. And accessible, no? Ayun, madaling-madali lang pala magpa-speed regalo, di ba? Pero, Nastas, may isip lang ako dito. Bukod pa sa pagbibigay ng regalo na material o kaya handa, isang buong handa sa Noche Buena or ano pa mang celebration, pwede rin to sa mga naglilihi. Diba? Kasi, diba, connecting, ano, kunyari, yung asawa mo, ginising ka ng, ano, in the middle of the night, gusto niya ng suha, o kaya, alam mo yun,
Kahit anong oras po ba, ma'am, pwedeng i-deliver? Ay, hindi naman. Hindi naman. Pero kung baga, ano, darating siya kinabukasan. Pero, iba na yung paglilihi. Iba na yung gusto nun. Well, pag naglihi siya ulit ng ganong klase, pwede na rin. kasi because the products are not, we don't stock the products eh. Mm-hmm. In order sa amin, then we place the orders, and then we pick it up, and then we deliver it right on that very day, kung kailan available. So, para fresh. Para fresh lahat ng produkto namin. Kasi nga, we got into, nung umpisa talaga, hindi naman food talaga ang hina-highlight namin. Mga marami pang ibang produkto. Meron pa nga kaming furniture. Furniture? meron kaming furniture, may appliances. Nandun pa rin naman yun. Kaya lang, ang talagang na-highlight o yung nakita namin na gusto talaga, mga pagkain. Pero ang food handling is also another, you know, you really have to be equipped and you really have to know how to handle food talaga. That's true. So, kasi pag nag-deliver ka ng food, siyempre, merong mga food handling yan, sanitation handling and all that. So, pero na-highlight yun. Yun ang parang na-ano na yan. Tapos, so doon kami talaga more na focus. Alright. Yeah. Pero ano po, marami pa tayong abangan sa Speed Regalo para sa mga balikbayan at OFW na gusto naman nilang makatikim ng mga dati nilang mga nakasanayang pagkain, di ba? Yes. Mary, ang Facebook, yan. Abangan niyo po yan, mga kaibigan. Kung ayaw nila magpadala, kunyari, let's say, ayaw nila magpadala ng mga, ng cash. Okay. Ayaw nila magpadala ng kasa sa pamilya nila at gusto nila groceries on a monthly basis. Pwede on a monthly basis? Kontrata nyo na yun? Yes, parang auto-debit na, o bigas, once a month, para hindi na lalabas ang pamilya nila para kumuha at mamasahe na kumuha ng bigas, i-deliver na namin. Yeah, feel the feel talaga ang love. Oo nga. Well, at malalaman mo na, oy, galing to sa aking anak, galing to sa aking, di ba? Yung parang, eto, binigay sa akin ng anak ko to. Di ba minsan, talagang parang proud tayo na, eto, binigay sa akin to ng asawa ko, ng anak ko, yung ganun. So, napaparaman nila. Hindi lang yung cash. Ayan, maraming salamat, Ma'am Rosemary, ha, for your time dito sa... Ay, maraming salamat din at sa pag-ano sa Speed Regalo. And in fact, dapat matry nyo rin. Sige po, we have a try rin. Magpapadala ko ng Speed Regalo sa inyo. Thank you so much. Oh, sige, maraming salamat at magandang umaga. Yeah, thank you so much po. Good morning. Ang founder and president ng Speed Regalo, mga kaibigan, si Ms. Rosemary Rafael. Meron na lamang tayong... Ayun, 48 minutes na po, makalipas ang alas 8 ng umaga. At this time, ang ating makakausap naman, Marella. Nasa topic tayo ng mga pagre-regalo at gift giving and gift shopping dahil season na ng Kapaskuhan. Ano naman ito? Social enterprise, upcycled products, at yung mga nagpo-produce ng products na to ay women prisoners ng Naga City Jail. Yes. Ba? So, hindi ka lang makakakuha ng magandang regalo sa pagbili ng produkto nila, kumbaga parang regalo mo na rin yon sa mga inmates ng Naga City. Ayan, para po sa segmentong ito. Achy breaky business. Nasa linya na po si Mr. Paul Orpiada ng Caraw Art Ventures. Ayan, good morning po, Mr. Paul. Sir Paul. Hello, good morning. Ayan, good alive morning. Alive. Ano po ba ang ibig sabihin ng Caraw sa Caraw Art Ventures? Ang Caraw Art Ventures po ay mula sa salitang Caraw na Bicol term, ibig sabihin ay maglaro. Or gamitin ang imahinasyon para makagawa ng mga creative na bagay. At ang Art Ventures naman ay isang play sa salitang art at ventures na ginumbay namin para i-emphasize na maraming posibilidad na pwedeng mangyari or maraming product na pwedeng magawa gamit ang art. Right. So, ibig sabihin napaka-playful at creative ng inyong mga products. Ano po yung mga sample nito? Bali, ang pinaka-flagship product namin or project namin is
ang Ragbet Project, kung saan gumagawa kami ng mga stuff toy or plush toys na gawa sa mga recyclable materials. Mm-hmm. Saan niyo po sinasource yung ano, yung recyclable materials niyo? Bali, may part, nag-top kami ng mga tailor shops, mga factories na nagbibigay ng mga scrap materials nila galing sa mga retaso. At kung minsan naman ay bumibili kami ng mga materials sa ukay-ukay halimbawa. Kung saan ang kuha namin sa lesser price yung, ano, yung mga materials. Hindi po ba mahirap mag-tie up sa mga inmates dahil medyo mahirap silang ma-reach, kumbaga parang you have to dedicate time to go visit the prison. Ano po yung challenges actually, nyo in working with them? Opo. Bali, regulated po kasi talaga yung ano, yung interaction namin sa mga inmates. Mm-mm. Unang-una, limited yung time namin sa sa loob. Mm-mm. At the same time, in terms of communication, lahat ng transactions or lahat ng mga gusto namin i-delegate sa kanila, kailangan i-communicate personally kasi hindi allowed yung ano, yung paggamit ng cellphone sa loob. So, sa pag-establish namin ng social enterprise with partnerships sa mga inmates, nahirapan talaga kami na i-delegate ang mga task at makapag-schedule ng mga activities namin. Pero sa ngayon, okay naman kasi very supportive ang ano, ang BJMP or ang Bureau of Jail and Management Penology sa project na ito. Mm-hmm. Mga babaeng bilanggo ng Naga City Jail, yung gumagawa ko ng mga produkto, meron mo ba kayong nire-request sa kanilang volume na dapat na i-produce kada araw? Opo, bali monthly, meron kaming sineset na quota sa kanila. Mm-hmm. At saka, pag may mga special projects, nakakaroon kami ng ano, sinasabi namin kung ano yung lead time para ma-produce yung mga products at maging on-time yung delivery namin. Nami-meet naman po nila yon yung target na ano nyo, date yes or po, deadline. Kasi po, sa process namin, nag-undergo na sila ng training at sa ngayon, hasang-hasa na sila sa kanilang ginagawa. Medyo may mga oras lamang na nare-restrict din sila kasi yung time sa loob ng jail ay limited din. Hindi sila most of the time nakalabas ng kanilang mga selda. Mm-hmm. So, pag nakalabas sila ng selda, doon lang sila pwedeng gumawa? Hindi nila pwedeng opo, parang... Opo, bali may naka-allocate na ano na production area ang mga inmates. Mm-hmm. Hindi nila pwedeng ano, parang opo. Puyatan yung paggawa, kumbaga. Mm-hmm. At doon sa ano naman po, resulta ng pagod ng mga inmates, ano yung makukuha nila? Bali, sa production namin, bawat produkto na kanilang nagagawa ay may compensation. So, yung compensation scheme namin ay nakabase sa kung ilang volume ang magagawa nilang produkto. At the same time, may mga activities din kaming ginagawa para patuloy na suportahan ng kanilang reformation sa loob ng jail. Halimbawa na lamang ay ang proposal namin for saving scheme para kung ano yung makuha nila, kung ano yung sahod na makukuha nila sa kanilang tinatrabaho, meron silang na-allocate na amount para sa, pwede lang i-consider as savings para paglabas nila, pwede na magamit at makatulong sa pamilya. Okay, yun eh. Mga magkano kaya yung amount na yon? Sige nga po. Bali, for ano po, kasi nagpapasahod kami ng ano, monthly sa kanila. So, yung 20% nun, ina-allocate nila for ano, as savings nila. Kumbaga, for example, yes po. Kumbaga, hindi nila ano, na nagagastos nga kasi nandun sila sa loob, ano, tama ba? Kasi parang directly savings na siya, or iba pa yung income dun sa savings part? Iba tsaka, po. Magkano? Apo, for example, isang inmate, in a month, nakakuha siya ng, let's say, 1,000 pesos. Hmm. So, yung 800 pesos nun, pwede niyang gamitin for her personal necessity sa loob ng jail. And yung 200 pesos, in-encourage namin sila na i-set aside yon so that they can use it for their family. Pwede nang ipadala pag may bumibisita sa kanila. Mm-mm. Kailangan mo pa rin pala talaga ng pera sa kahit sa ano, no?
Sa loob? Yes po. Kasi po, may mga personal silang pangailangan tulad ng toiletries. Mm-hmm. Yun. So makakatulong sa kanila yan. Opo. Pero Miss Tess, itong business ni Paul ay, di ba unang sabak mo to sa negosyo, Paul? Yes po. Oo. Ang daming bumabagsak kapag unang negosyo kasi nga ginagamay mo pa, parang ganun. Paano niyo na-sustain ito? At kailan kayo nag-start? Bali, yung Karao Art Ventures po, nagsimula siya bilang school requirement. So, nung college. So, it's a college startup sa subject namin na income generating project. At in-operate namin ito noong 2009. And then, we ran it for 4 semesters. And habang nag-aaral kami, nag-run kami ng business. At maganda, fulfilling sa pakiramdam na habang nag-aaral kami, may kinikita na kami. Mm-hmm. Kumbaga, dun, with that, pwede namin i-consider na na-apply namin yung learnings namin sa school. Tapos meron ka pang pang gimmick after, o, diba? Opo. Itong business niya to, balita ko na-dissolve siya dahil anong kadahilanan? No, bale, after kasi ng graduation namin, nung graduate kami, kumbaga nagkaroon ng iba-ibang priorities yung mga groupmates ko. Bali, apat kami, mostly sa kanila, nagtrabaho na. And ako naman, nag-decide pa ako, nasa deciding point pa ako anong gagawin ko with my after kong mag-graduate. Mm-hmm. But then with my dream din na ipagpatuloy yung business, yung naumpisan kasi nga maganda yung feedback. Talagang minahal mo na siya nung una mo siyang nasimulan. Yes po. Mm-hmm. Ano yung challenges mo along the way tsaka yung mga natutunan mo? Since nagsimula ako, kumbaga nirestart yung operations, solo lang ako. So, unang-una is yung paghahanap ng mga business partner. Kumbaga kung sino talagang committed din na tumulong para i-run yung ganitong startup. And then, syempre, with a minimal capitalization, hindi ako talaga totally nakapag-operate in full time kasi ako lang sa capital. Mm-hmm. Pero with a drive na meron ako, nagawa ko siyang ipagpatuloy. And of course, sinali ko yung venture sa isang company. Ayan, mahabang istorya pero ayan, ngayon ang ending ay successful naman kayo, no? Kaya congratulations po at good luck, Mr. Paul Orpiada. More power po. Thank you. 2 minuto na lang bago mag alas 9 ng umaga. Oras na ng atipan samantalang pamaalam, Marela. Pero dun sa ating mga listeners, kasi may mga balita na tungkol dun sa bagyong Ruby naman, ha? May balita na merong nagpa-panic buying dun sa mga maapektuhan ng bagyo. Ano bang ng DTI dyan, Marela? Hindi yata ako nasa posisyon to disclose an official statement. Pero lagi namang price freeze kapag may kalamidad. Lagi yan. So, sa mga mami midi naman, yung panic buying, personally, share the blessings, kumbaga. Saka dapat sumunod dun sa mga otoridad kung ano yung sinasabi. Oh, at huwag mo po panic dahil ngayon naman talagang pinaghahandaan na yan, Right. At ultimo lahat ng government agencies, yung maagang pinaghahandaan yan. Dapat yung kaya mo lang i-consume on your own, alam mo yun? Kasi paano naman yung ibang nangangailangan din? Correct. So, ingat po, ha? At ito po ang edisyon ng Antipokong Negosyo ngayong December 5, 2014. Kami po yung mga nakasama. Ako si Tess Ramirez. Ako po si Marela Castro. Hanggang sa next Friday. See you next Friday. Bye! Or hear you next Friday. Oras sa Hudyat, alas 9 ng umaga. Radyo ng Bayan. Network. Balita. Kalipunan ng mga balita sa loob at labas ng bansa.